nangyari sa akin na nagtumabag siya muna. Siguro mga tanghaling tapat, mga after lunch, naantok ka, tutulog ka, tapos nalimpungutan ka sa yung tumawag. Sabi na BPI daw, may credit rebate daw ako, which is medyo malapit sa katotohanan. Sabi niya, 8,000 daw. So, i-deposit niya daw sa account ko. Sabi ko, i-deposit mo na lang. Sabi niya, hindi, kailangan yung ano account number. So, binigyan ko siya ng account number na sakto. So, tapos dyan, sabi, akala ko parang BPI talagang dating. Medyo bading-bading. Pero wala akong personal sa mga LGBT. No? So, yun. So, nangyari doon, sabi niya, hindi deposit daw. Sabi ko, ito yung account. Binigyan ko ng saktong account number kasi parang totoo eh. Sabi ko, deposit mo na lang. Sabi niya, 8,000. Sabi ko, deposit na lang. Maya-maya, siyempre, sinabi niyang, account, yung username. Username. Tapos, later on, mag-ano daw siya ng message na i-confirm na yung pera ipapasok. Which is, kalukuhan yun kasi yung confirm na OTP na sa sarili mong phone, ibibigay mo sa kanya. So means, pag naano niya yung username, so yung mag-change siya ng password, which is pumasok, ibibigyan ko siya ng OTP na galing sa number ko talaga. Kalukuhan, di ba? Mahina yung ano yun. Pero kung medyo wala kang talagang alam sa ano, sabay-sabayan ka lang, kasi naano pungatan ka nga, tapos gigising ka, pera, so papasok sa account mo. So, never kayong mag-ano talaga sa mga scammer kasi una-una, ang BPI hindi naman nagtatawag na tanungin yung username mo. Kung may rebate man, siguro mag-email yan na congratulations, for example, yan, ganun. Kung meron man, kasi papasok din sa account mo. Walang sabi-sabi yun kung magbibigay sila ng rebate. Which is, parang meron yata pero hindi ko na-experience yung magre-rebate. Hindi natatawag sa kukunin yung permission mo, di ba? Pero sa akin lang, aware lang kayo dyan. So, salamat. Tapos, last year, may tumawag din ganyan. Duda ko sila pa rin yan. Nag-iiba yung number. So, andyan yung number, tawagan nyo na lang. Pero hindi ko na makontakt kasi nagpalit na SIM card. So, number one sana, sa taga-NTC o sa government natin, okay lang yung magbenta ng SIM card sa mga sari-sari store or mga malls. So, okay lang. Pero kaso, dapat, number one, nakalagay doon sa SIM card na bago na bibilhin na nakalagay na kailangan mabenta yan with the proper identification, for example, passport, any kind of valid ID. Tapos yung servidora doon, pipictura niya yung ID together sa SIM card. Tapos i-compile niya siguro yun, isasubmit niya doon sa kung saan siya bumili, sa NTC, isasubmit yun para makumpile. Para later on, pagka may mga problema, madaling matrace. So, kailangan ganun lang. So, hindi talaga mapipigilan kasi marami pang SIM card yan na mabibili. 50, 40. So, yun. Sige, salamat lang. Eh, ito, i-upload ko na yung after dito, yung video na videohan ko siya na yung voice na scammer. Sige, salamat. Okay, thank you. Hindi nalagay nyo yung username? Hindi ko naman nilagay. Ano na, nalagay ko na. Nakalimutan ko na. Yung username, okay. Bali, tamak lang yung ginagamit ko eh. Apo, ano po yung pinaka-username, sir? Kasi kailangan po yun to make sure na kayo po yun. Ano pa yung username ko? Ga, ano ba yung username natin dyan? Username? Hindi ko na maalala eh, kasi yung cellphone ko si matagal na to. Tamak lang yung ginagamit ko. Hindi, sir, ganito. Tuturuan kita, sir, ha, para maano mo yung account mo, yung username natin. Oo. Okay. Apo, para po malaman nyo po yung ating username, para malaman nyo po yung username, di ba sir, meron po kayong cellphone ngayon, hawak ko po siya? Hindi, tinatawagan mo ngayon, kaya hindi ako maka-access eh. Apo. Ano po sir? Tinatawagan mo yung number ko, tapos hindi ako makagamit. Ay, hindi sir, ano lang ako sir, nagay mo ko sa speakerphone po. Speakerphone? Apo. Pagpunta mo ng speakerphone sir, gano punta ka ng home phone. Gano'n mag-speakerphone ito? Eh, hindi kasi kung magagamit masyado ng cellphone na to. Yung tamak. Pero sir, ano ba yung username po na ginagamit niyo before? Si Mrs. kasi nagamit to. Tamak kasi ginagamit ko nito eh. Tanong niyo po si Mrs. kung ano po yung username na ginamit ano yung po niya. Username dyan?
Ginagamit-gamit mo? Yung kapag nagla-login, opo. Ano yun? Ano yung username mo na ginagamit? Ano yung sa'yo? Hindi niya rin alam. Tamark man yun yung ginagamit namin dalawa. Sinit up ko siya ng anak, sinit up ko ng anak namin yan, tapos tamark-tamark na lang. Opo, hindi sir, sige. Punta po kayo sa mismong mobile app po ninyo. I-deposit na lang siguro ninyo yung 8,000 na back balance. I-deposit po siya dito sa account na po, na ito. Kailangan nga po kasi yung username natin dito, sir, na ginagamit. Kasi i-text po kayo ng BPI ngayon, sir. Naku, hindi ko alam, natulog yung anak ko. Sige lang, sir, mamaya, tawag lang mamaya, pwede mamaya. Nag-iwan ko po kayo, sir. Hello po? Tawag lang mamaya, hindi ko rin masyado yung online-online yan kasi tamark na nang inano ng sit ng anak ko eh. Yun ang nakakaalam. Tamark na lang po yung ginagamit mo ngayon. Tamark-tamark na lang, sabi ng anak ko eh, pero mabilis. Yun sabi niya. Tamark-tamark lang daw. Opo, hindi sir. Punta po kayo ng BPI mobile app niyo, sir. Nakutulog yung anak ko. Hindi po, ngayon. Hindi po kailangan ng anak niyo, sir. Kayo po ang pupunta. Di ba sir, sa cellphone mo? Meron cellphone mo, ginagamit. Cellphone mo, tinawagan mo eh. Ayun, ba't sige, cellphone? Ganito sir. Tawagan ko yung number ng wife nyo. Ano po yung cellphone number ng wife mo? Para ma-assist ko po kayo. Sandali lang. Apa. Ayun lang. Sige. Scammer ng BPI. Loko-loko talaga. Camero. Hello? Naputol? Hello sir, apo, naputol kayo sir. Naputol? Apo, ano po yung number? Binutol ang anak ko kay scammer daw kayo. Sige, thank you. Ano po? Tinutol ang anak ko, scammer daw kayo, nakaintindi siya. Salamat daw. Pinutol ng anak niya. Loko. Scammer.